bumalik na naman ba sa bisyo? Ay, kaya yan na yung pinagsasabi. Ito yung totoo. Merong isang tao na lagi nandoon sa puntod ni Rico yan. Iyak daw ng iyak. Tapos ang lagi niya sinasambit eh, Rico, college graduate ni anak natin. Ay, may anak si Rico yan na college graduate na? Nagtatampo itong si Janella Salvador sa Star Magic. What's wrong with you, Star Magic? Yan, Tvj, kasi may mga nagsasabi din na eh, parang may galit ka sa Tvj. Parang hindi ka talaga galit. Ito na ang latest, kaya tumutok ka na dali. Ito na nga. Ito na ang mga marites, kaya i-chika mo na dali. Ito na ang latest. La 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 la, i-chika mo na dali. Ito na ang latest. La 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 la, i-chika mo na dali. Ito na ang latest. Hello mga kabi, ito po ang inyong mga link. Ito po si Mama Lord. Ito naman po si Papa Ogie o si Diaz. Ano pa nga ba? Ang lagi niyo inihilit sa amin. Ay! Ichika mo na! Dali! Hoy, kita naman kayo sa likod. Nakakaloka kayo. Kita kayo dyan. Kita kayo. Ayan no, Erin o. Oh. May bisita po kami sa likod. Ayan po o. Oh. Si Erin at si Patrick Ramirez. Nakakaloka. Akan. Hindi po yan si Chaun o. Ha? Ay nako. Oh, hindi naman sila nag-iillusion, pero ito nag-iillusion. Sino? Oo, naging jowa daw niya si Rico yan. Sumalangit na ang aking anak-anak si Rico yan. Oh. Oh, naging jowa raw niya for 2 years. Oh. Si Rico yan, sabi ni Sabrina M, isang sexy star na nagbabalik at nagpo-promote ng pelikula na ginagamit si Rico yan. Kasi ang claim niya ay alam daw at aware si Claudine Barreto at si Bobby Yan na naging shota siya ni Rico Yan for 2 years. Diyos ko naman. Tsaka daw siya yung huling girlfriend, di ba? Oo. Oo. Oh. Diyos ko, nakakaloka. Alam mo, March 29, 2002. Oo. Oh. Namatay si Rico Yan. Oo. Oh. Tapos ngayon, 21 years. Hmm. After 21 years, eh, magkiklaim na naging jowa siya ni Rico yan. Diyos ko, kung kaya lang namin kumuha ng medium at doon namin kakausapin si Rico yan, si Sabrina naman. Oh. Pero ano ba na, hindi totoo? Hindi daw totoo. Ah. Hindi totoo po yun. Oo. Ah. Dahil sinabihan na po ng isang kaibigan, si Sabrina E, na huwag na ikakalit ang hindi totoo. Oh. Dahil ang totoo, oh, eh, naging gentleman si Rico yan sa kanilang lahat. Ah. Sa kanilang mga girls. And that includes si Sabrina E. Kaya bakit daw nag-iillusion si Sabrina E na naging sila ni Rico yan? Upo-promote lang ng pelikula, gagamit pa ng pangalan ng patay. Ano ba yan, Sabrina M? Magbabalik tapos negative. Bakit kaya niya yung naisip na eh, kung hindi yung totoo? Hindi naman talaga totoo. At kaibigan na ni Sabrina M yung nagsabi sa kanya, tigilan mo na yun. Alam mo naman ang totoo. Mm-hmm. Hindi naman talaga sa inyo nangyari yan. Sabi daw ni Sabrina M, eh hayaan mo na. Andiyan na yan. Eh hindi. Dahil nabubwisit si Claudine Barreto. Ay! Oo. Dahil balak magdemanda ni Claudine Barreto. Dahil hindi raw totoo yung sinasabi ni Sabrina M na aware si Claudine. Ginagamit pa si Bobby yan. Eh, ang claim pa ni Sabrina M, eh, binigyan pa raw siya ng bulaklak ni Bobby yan para ilagay dun sa nitso bago iksara. Ooh. Hindi rin naman daw totoo. Oh. Oo. Why? O, bakit Sabrina? Ba't kailangan mag-invento kung gusto magbalik? Ba't naman si Rico yan yung naisip niya? Kung totoo mang gumagawa lang siya ng story na, bakit nga ba si Rico yan ang naisip niya? Ewan ko, Diyos ko, napaka-gentleman ng tao. Oo, diba? Yung breathing ni Rico yan. Oo, kahit nung ako, Diyos ko, ako close kay Rico yan. Ano? Eh, ako nga atungal lang atungal doon. Hindi nga ako binigyan ng bulaklak. Ilusyon pa. Diyos ko naman. Sabrina naman, tigilan mo na yan, ha?
Masama yata yung loob mo kasi hindi ka nabigyan ng bulaklak eh. Si Sabrina nabigyan. Joke. Eh, diba, baka naman isipin ng mga tao o sabihin nila, ano ba yan si Sabrina M? Oo. Bumalik na naman ba sa bisyo? Hay! Kaya yan na yung pinagsasabi. Diba? Eh, ayaw naman na hindi natin mangyari yun, diba, Sabrina? Dapat clean slate. Kung magbabalik, huwag kagamit ng ibang tao. Oo, ipahinga mo yung idea mo na yan. Ang nakakaloka nito, Loy, ito yung totoo. Ano? Merong isang tao na lagi nandoon sa puntod ni Rico yan. Iyak daw ng iyak. Sino? Si Claudine? Hindi si Claudine. Ha? Sino? Dahil nga nag-report yung sepulturero doon. Oo. So nag-report sa mga kaanak ni Rico yan. Mm-hmm. At sinabi eh, Sir, meron po ritong iyak ng iyak. Lagi po nasa puntod ni Rico yan. Mm. Tapos ang lagi niya sinasambit eh, Rico, college graduate yung anak natin. Ay, may anak si Rico yan na college graduate na? Alam mo, wala naman problema ko totoong may anak. Oh. Pero yung umiiyak doon, Bading. Ay, talaga? Tawa ko na tawa. Nang kinuwento sa akin yun, Diyos ko. Oo, yan ang pumabog kay Sabrina eh. Yung bako na nakiklaim na may anak sila ni Rico yan at college graduate na. Nakakaloka. Diyos ko. Alam mo sa mga hindi nakakaalam, no? Lalo na yung mga Gen Z. Na, syempre, sikat na sikat po si Rico yan nung araw. Talagang parang siya yung iniidolo ng mga nanay para sa mga anak nila. Mm-hmm. Dahil nagtapos ng kolehiyo, tapos nag-artista, ganun. Mm-hmm. Oh, kaya, hindi ko kinaya yung umiiyak. College graduate yan. Si ate. Nakakaloka. Pero ngayon, parang hindi naman mag-work yung mga ganyang mga style. Kung gusto mo magpaingay lang sa showbiz at mag-promote. Kasi uso-uso na yung mga resibo. Ang bilis-bilis na mag-research ng mga tao. Oo nga. Kaya ipahinga mo yung idea mo na yan, Sabrina. Hindi maganda. Tsaka huwag ka nang gagamit. Paano pa ipagtatanggol ng tao yung sarili niya? Wala na siya. Patay na siya. Diba? Sinong pwedeng sumigunda sa sinabi mo? Sinong pwedeng umagree sa sinabi mo? Wala, diba? Ikaw lang nakakaalam. Tapos yung taong tinutukoy mo, hindi naman niya alam na naling pala siya sa'yo. Pero kuya, ako kanina pa ako nakikinig sa inyo ni Mama Loya. Yung kanyang pagpapakilala, yung mga gumagamit pa siya ng patay. Diyos ko naman, Sabrina, ipahinga mo talaga yan, ha? Oo, pwede ka naman humingi ng tulong para ipromote yung pelikula mo. Pero utang na loob, huwag nang gumamit ng patay. Oo, kasi nakakahiya yan. Gumamit ka na nga ng ibang tao at patay pa. Tapos hindi rin naman kikita yung pelikula mo. Paano? Pero nakakataka talaga, no? Kung ba ako sasabihin niya na alam ni Ms. Claudine Barreto tsaka ni Mr. Bobby yan yun, eh paano kung i-deny? Eh di ba kung hindi totoo? Hindi nga totoo, dininay na ni Claudine. Dininay na rin ni Bobby yan. Dininay na ng mga pamilya yan. Kahit nga si Tina yan, yung sister ni Rico yan. The shock, sino ba yan? Hindi rin kilala. Hindi rin siya kilala. Sorry, ha? Hindi rin siya kilala. Nakakaloka. Yan na, kilala mo na. Hindi pa din, kuya. Buhay na ba si Brenna noon? Oo naman, buhay ka na noon. Ang mga panahon lang, Opo, kilala ko po si Rico yan. Sasabihin niya, eh. Hindi po ba yan, kuya? Huwag na lang kung hindi niya grabe. Anyway. Pero nag-college na yung anak ha. Bading yung nagkiklaim. Ano ba yan? Ito na nga, Loy. Sinasabi, nagtatampo itong si Janella Salvador sa Star Magic. Bakit? Dahil wala siya dun sa cover ng catalog for 2023. Bakit siya wala? Isa yan, nagbibida na yan sa mga teleserye, di ba? Ayun na nga, samantalang si Jane De Leon daw ay nandoon. Siya tong parang pioneer pa ng nauna pa kay Jane De Leon.
Tapos yung mukha ni Janella wala. Ano ba sinabi ni Janella doon? Eto nga na yung anong susulat. Basa. Ah, K. Noted. Yeah. Tapos star, tas may magic wand. Ah, star magic. So, sari-sari mga komento na lumalapas. Oo, kasi nga, kung matatandaan natin, ano, noong July 6, ay inilunsad ng Star Magic yung kanilang latest catalog. Yes. Tampok yung mga talents nila. Wala sa front page ang catalog, si Janella. Samantalang andun sina Daniel, si Catherine, si Joshua, Gerald Anderson, si Kim Chu, si Sanjo Marudo, si Arjo Ataydi, si Angelica Panganiban, and yung di siya Ina Magdayo, John Arcila, at si Jane De Leon. Ito sa Kapamilya Kingdom, sabi, pinupuna ng ilan na hindi A-lister si Jane. Hindi dahil siya ay bumida sa bagong television series na Darna. Hindi naman ito naging matagumpay at naging tampulan pa ng katatawanan ng mga tao, sabi pa rito. May ilang Star Magic artist din daw ang wala sa collage, gaya ni na Erich Gonzalez, Dimple Siomana, Jolina Magdangal, ayan. Kaya hindi raw mapigilan ng iba na pumalig kay Janella at maglabas ng kanilang mga sentimiento. Oo, sinasabi pa ng isa dito, Janella daw is one of the most loyal SM artists or Star Magic artists that we have. Yet, they still can't give her what she deserves the most. She stayed for a decade just to be disrespected like this. What's wrong with you, Star Magic? Pero may pictorial naman siya. Siguro baka nasa loob siya pero wala siya sa labas. Pero ikaw na yung nag-agree ka na ano, deserve ni Janella na nandun siya sa cover. Oo, diba? The mere fact na hindi iniwan is ni Janella ang Star Magic. Diba? Malaking bagay yun at malaking puntos yun para makalimutan si Janella. Diba? Pero, ito, to be fair, kinuha namin ang panig ni Direk Lauren Jogi. Ang si Direk Lauren kasi yung pumalit kay Mr. M. Okay, so sabi ni Direk Lauren, siguro at this point no, nakausap na ni Direk Lauren si Janella. Kasi sinabi sa akin ni Direk nung July 8 ng 5:49, eh hindi pa raw niya nakakausap si Janella. At hihingi na lang daw siya ng dispensa kay Janella. Kasi nga, sabi ni Direk Lauren, last minute may nabago sa layout at kailangan magdagdag ng pahina. Medyo marami rin naman daw sila na hindi naisama. Anyway, sana tanggapin ni Janella yung paghingi ng dispensa ng Star Magic. Maliit na bagay yan. Kaya lang, di ba, sa mga stars kasi, medyo particular sila sa ganyan. Kasi pag wala ka doon, Loy, iba tingin sa'yo ng mga tao. Parang hindi ka belong. Parang oo. Oo. I should know, di ba? Siyempre ako manager ako. Paglalaban ko yung talent ko, bakit wala siya? O yun nga yung gusto ko itanong sa'yo, kung ikaw yung manager ni Janella, paano? Ay, hindi. Paglalaban ko. Pag wala, ayan. Siyempre tatampo ko, di ba? At siyempre, ipopose ko. Nagkataon, kuya. Hindi ko yung manager ni Janella. Oo nga, kaya nga, diba? Eh ako kasi nakikisimpatsa lang kay Janella. Eh Diyos ko, sa mga panahon ngayon, ano, yung tampo-tampo, no, alam mo, valid naman. Oo. Valid. Oh, kasi kahit si JC Alcantara, na ano rin si JC Alcantara, na sana all favorite. Ay, bakit the favorite? Ayun nga, parang pinatutungkol din daw ito sa hinain ni Janella. Sabi ni JC Alcantara sa akin, kasi nga ang dami rin nagkakampi kay JC Alcantara. Sabi dito ni... Teka kuya, sino naman yung JC Alcantara na yan? Uy, kakama, mabuse ang market mo. Oo! Alam mo, bumili na nga kayo ng TV, no? Mataasan mo nga muna yung bahay ninyo, binabanga kayo. Hindi mo tuloy maisaksak yung TV. Sir Magic, naku, pakibigyan nyo na nga po si Morena nung catalog. Ma-memorize kayo. Lahat ng artista. Oo, ayan. Sabi naman ni JC, nagulat daw siya. Mahilig daw talaga siya mag-post ng mga ganyan. Oo, sa FB. Hindi ko alam na biglang connect doon sa catalog. Maraming mga fans sa Trigger at iba naman sumusuporta. Hindi po yun about doon. Kahit pang dulo ako ilagay, okay lang po ako. So, wala palang kinalaman.
So anyway, Diyos ko, no? Alam mo, ito yung mga maliliit na bagay. Kahit sabihin mong maliliit na bagay lang, dapat hindi ito kinakalimutan. Parang launch or press call ng ABS-CBN na madalas nakakalimutan tayong imbitahan. Ay, sayang kasi sana na babalita natin kung ano nangyayari, no? Oh. Tapos yung iba na ano, eh iniimbita. Oo. Pero kami naman yung malaki ang pwedeng magawa. Tapos kami ito nakakalimutan ang imbitahan. Ay. Oo. Buti ba yung GMA, no? Ay! Ta tayo. Invited tayo! Diba? Oh. Sa gay lang. Ay! Oo. O, inimbita rin naman tayo ng Star Magic. No? Kaya lang yung karamihan ng mga presko nila at mga kung ano-anong launching, hindi nila tayo ini-invite. Ay! Oo. Baka nakalimutan din na. O, yun na naisipin natin. Nakalimutan tayo. For the love of Pita Corby. Oo. Sana naman next time mag-invite naman kayo yung PR dyan sa ABS. Para at least aware kami doon sa kaganapan. Diba? Hindi yung, syempre, dumidepende lang kami sa mga nababasa namin. Oo. Eh, kasi nga, wala kami doon. Kung nandun kami, di alam namin ng kwento. Oo. Oo nga. Oo. Kahit huwag nyo na kami bigyan ng sobre. Ha? Invite nyo na lang kami para meron kaming file. At saka ano na, yung maganda din dyan kasi diba pag na-attend tayo, kinabukasan naka-report na. Oo, diba? Nahihinaan ba kayo sa amin? Ha? Diba? Pero hindi ka naman galit sa ano, sa Star Magic. Ay, hindi! Ha? Hindi! Hindi? Hindi ka rin. Wala ah? Wala! Hindi! Eke Direk Lore? Ay, hindi! Ay, hindi! Mali. Buti na yung malinaw. Eh, Tia, doon sa pinag ng ABS-CBN. Ay, ang tagal ng sagot. Hindi ka nakasagot. Nako, ganito na lang ating, ano, ang ating ruling. Pag hindi in-invite, edi hindi. Pag maalala, edi sige. Diba? Ngayon, pag hihingi ng tulong, depende rin sa amin kung tutulungan namin. Huh? Ganun lang ang buhay. Pero hindi ka talaga ganun. Hindi! Oh, anyway, ganun lang ang buhay. Ay, pag naalala tayo, appreciate natin. Pag hindi, sorry for us and sorry to us. Ay, marami naman ano dyan, pwede natin ibalita. Kung ayaw nila tayo invite. Ha? Pero hindi ka talaga galit? Aray ko. At ito sa sunod ni Kagalit. Hindi ko alam. Ano ba yun? Ano ba yan? Yung TVJ, kasi may mga nagsasabi din ay, parang may galit ka sa TVJ. Oy, wala akong galit sa may TVJ. May mga nagko-comment. Oo nga, hindi ko alam ba't may mga nagko-comment na gano'n eh. Hindi po akong galit. Ako, pag pinuri naman namin, hindi naman kayo nagte-thank you. Ang loka tumako. Lumalabas ulit, totoo ko ugali. Oy, ayun, speaking of. Diba, no? Oo, ayan na, baka sabihin naman, galit ako, hindi. Kasi napapansin natin, di ba, mga ratings ngayon, di ba? Lagi nagkukumparahan. Pag panalo yung TVJ, yung E.A.T. Yan, pinupost nila. Ayan, nangunguna dyan, syempre, si MJ Marfori. Pag nananalo naman yung It's Showtime, pinupost din nila. Di ba? Pag nananalo naman, or parang pangalawa, itong It Bulaga, sa Channel 7, pinupost din nila ng Tape Inc. Oo. Kaya lang, ang isa lang napapansin. Ano? Bumababa yung ratings nung nangunguna. Although nangunguna pa rin, pero bumababa sila. O, pero, di ba, parang sinyalis yun na sa iba, ha, na parang out of curiosity lang, kaya mataas. Kaya dapat magsilbing inspiration at motivation sa TVJ, sa E.A.T. Na panatilin nilang nasa taas sila kasi di ba parang 8 point something yung first day nung launch nila nung July 1. O, tapos pababa ng pababa, nagiging 6, nagiging 5, nagiging 4 na, di ba? Kaya ayun, dapat i-maintain ng TVJ E.A.T. para hindi magkaroon ng impression yung mga tao na sa umpisa lang malakas.
okay lang nanay kung halimbawa lumilipat lang sa iba, kaso nga lang baka rin indication yun na bumibitaw na ulit sa free TV yung mga manonood. O yun nga, oo. Na, tapos bumabalik na ulit sa YouTube, doon na lang namin panonoodin mamayang gabi. Mm-hmm. Available naman siya sa YouTube, mm-hmm, o sa I Want TFC, mm-hmm, or sa Facebook. Diba, yung mga ganyan. Kaya, ako ang nakukuha ko lang dito, may mga times na talagang gumagano ng ano, mm-hmm, it's showtime. Mm-hmm. Oo, gumaganon. At mataas sila sa probinsya. Mm-hmm. Oo, at saka tinama si Suset Doctolero, yung writer, mm-hmm, ng ano, aliw na aliw sa it's showtime. Ay, talaga? Oo, si Suset, oo. Nakakaaliw daw pala. At syempre, andun na rin yung pagkatanggol ni Suset na yung Itbolaga ay gumagano na rin daw. Lumalapan. Mm. Oo. Pero syempre, ang focus ng lahat, ang spotlight ay nasa Tvj, mm, ano, E.A.T. Mm. Oo, na dapat mapanatili nila yung kanilang mataas na rating. Kaya lang pababa ng pababa nga, mm, ang viewership ng lahat. Mm. Oo. Hindi na may maintain. Dapat ganun. I-maintain na lang natin yun. Sana naman yung online, malakas na malakas sila, oo, lahat na ito. Mahinap eh. Actually, ito na sasabihin ko sa inyo, mm-hmm, ha. Tulad kami, nag-guest tayo sa TV. Mm-hmm. Wala nang gumawa. Napanood namin kayo sa ano. Well, ang madalas na sinasabi sa amin ng mga tao, lalo na ng mga may kaya sa buhay, mm-hmm, ng mga nasa alta, mm-hmm, itong showbiz update. Ay, oo. Nakakatuwa ko. Diba? So, parang ano ba to? Nag-guest kami kailan lang sa TV, ah. Mm. Walang mano sa amin na, uy, napanood namin kayo sa ano? Sa TV show na yon. Sa TV show na yon. Ay, pero ngayon na nag-guest kami ni Diaz sa Batang Quiapo. Ang daming nagsasabing na parang hanggang ngayon naaalala pa nila na, na hiniraman kami ng damit. Kasi nga, di ba, Loy, mataas yung ano? Viewership ng ano? Ng prime time. Prime time kasi yun. Kaya maraming nanonood. Tapos nakakapit na rin sila sa storya. Nako. Kaya, Diyos ko, sana eh, ano, bumalik na talaga yung mga nanonood ng free TV. Kaya, ano ba yung free TV na sinasabi mo? Libre? Gaga! Yung... Ikaw mag-explain, Lord. Dali, bago ito sa pakit. Yung panonood ng TV na libre. Yung hindi ka nagbabayad sa papanoorin ng show. Yun, yun. Yun. Palibre ng TV. Gusto mo sa likod mo, lagyan ka namin ng TV. Tapos basta uubo-ubo ka lang. Kasi naman si Morena, inuna yung motor. Oo, diba? Ay, nako. Anyway, yan. O nga pala, belated happy birthday kay Clayford. Yes. Gautua, kay John Clayford Gautua. Yes. Oo, oh, na-feeling ko siya yung local na siya Un-U. Oo, oh, ang gwapo. Oh, yung sikat na Korean star. Gwapo ng anak nila, ano, Mami Pai, saka ni Daddy Dodong. Eh, di ba si Erin yung kinarga dun sa Araneta? Oo. Oh, oh. Oh, para makalapit dun sa stage. Oo. Oh, oh. Parang nakita ulit ni Erin si Cha Un-U. Oo, oh, ayan, oo. Oh. Oh, ang taray! Oh, si John Clifford po yan. Yes. Yung aming anak-anakan from Cebu na anak ni Daddy Dodong, yes, at ni Mami Pai at talent ng Sparkle. Oh, diba? Okay, yan, diba? Happy birthday ulit, Clifford! Yes! Ay, si Direk Noel Bayani din! Busilak! Happy birthday, Busilak, Direk Noel Bayani! Happy birthday po! Oo, diba? And with that, mga ka-update, ito pa rin po ang mahalin ko. Ito pa si Mama Loy! Sa lahat po ng ating mga manonood na hindi pa po namin subscriber, malaki na mag 1 million, mag-subscribe na po kayo. Dahil napakadali lang, ikiklik na po yung subscribe button na nandiyan sa ibaba. At kung naibigay po ang aming episode ngayon, meron kayong komento sa lahat ng aming chika, i-comment nyo po yung below, i-click ang like button, at huwag kalimutan i-click ang notification bell! Dahil pag-click niyo ang kayo, una ko naman na-notify na meron kami latest update, at syempre pa ang kanya-kanya namin channel. Yes! Sana mag-subscribe po kayo sa channel ko. That's Mama Loy! M-A-M-A-L-O-I. Nandiyan pa rin po yung vlog ko sa Victoria Skin. Ayan po ay sa Victoria Towers malapit sa GMA. And thank you Dr. Jesus Salis of Gorgeous Ma Dental Clinic. Yan lang po yan sa Gorgeous DT. Harap ng
Christ the King Church sa Rodriguez. Yes. At syempre pa, maraming salamat din sa Ideal Vision. Yes. At nako, hi. Yung mga kababayan natin nasa abroad, lalo na sa Amerika, sa Canada, at sa bahagi ng Europe. Ayan, nako. Pwedeng, pwede na po kayo magpadala ng inyong love gift. Yes. O ng inyong pera, ng inyong pasustento, ng inyong ayuda para sa pamilya nyo dito sa Pilipinas. Wala kayo ibang dapat na gawin kundi i-download nyo lamang po ang Sendwave app. Yes. Ayan. At syempre, fee-free po yan, as in wala pong charge yung pagpapadala. Yes. As in, kumukurot lang sila ng konting-konti at hindi nyo manonotice na sa exchange rate lang sila kumukurot ng sobrang konti. Doon lamang po. Ayan, ha? At syempre, mga first-timer dyan na mag-download ng app at gagamit na po, swerte nyo, meron kayong $20. Wow! Free credit. Basta gamitin lamang po ang aking promo code OGIE. Ayan, ha? Yes. At makakasend na po kayo ng mga wala pang 5 segundo o 10 segundo ay nandito na sa yung pera sa inyong mahal sa buhay. Basta ibigay nyo lamang yung inyong bank details o kaya yung GCash ninyo. Mapapadala na ng inyong mahal sa buhay mula sa Amerika, Canada, at some parts of Europe. Ayan. Wow. Ayan, syempre, Mrena. Subscribe naman po ng ano ng aking fan page yan sa Facebook po. At Mrena po, M-R-E-N-A. Yes. Syempre, thank you din, Ideal Vision. Yes. Yes. Kay, ano, kay Doc Edel, Batikin. Yes. Smile for Asia. Yes. Sa Bonnie Serrano. Ayan. At syempre pa, ha, ang The Ohana, Boracay Beach. Yes. Sa Station 3 ng Boracay. Mm-hmm. Ayan, mag-book po kayo sa ohana.com. Diretso na kayo dyan para makuha niyo yung mga promo. Ha? Yes. Anong dyan ngayon si na Enchong, yung buong pamilya ni Enchong. Wow. Oo, oo, talaga. So, ay, ang ganda-ganda rito. Parang ayaw kong umalis. Oo, sabi ni Enchong. Oo, ayaw na rin yung gumimik sa ibang station. Diba? Doon. Oo, kasi ang lawak-lawak ay 7.6 hectares ba naman? Diba? Oo. Oo, kumpletong-kumpleto na sa The Ohana. Mm-hmm. Ayan. Siyempre, maraming salamat sa Premier Drip at Celeb Skin for my skin. Yes. And sa skin din ng aking mga anak. At syempre, ito pa rin po ang inyong lingkod, Papa Oz and OGB niya, sa lagi nagsasabi at nagpapaalala sa inyo na sa tuwing gigising po tayo, tuwing umaga, huwag na huwag po tayong makakalimot, ha? Na magpasalamat sa Panginoon dahil tayo kanyang ginising. Ibig sabihin, may mission pa rin po tayo sa buhay. Sabay sabing, every gising is a blessing! At ano pa nga ba ang lagi niyong inihilig sa amin? Yes! Ichika mo na naging la 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 la. Ichika mo na naging la 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 la. Ichika mo na naging. Wow! Meron po yan, may naisip ako. Ano? Knock-knock. Who's there? Janella. Janella who? Hinahanap, hanap kita, Janella. Ang ingay mo po kay sarap sa tinga. Mga jeepney mo nagbili para mga babayong nagaganda. Take me back in your arms, Janella. Wala kasi sa cover. Ay! Ano ba yun? Ay, Gaga, buke yun.